Subscribe to youtube.com/JIL Worldwide and be updated with the latest teachings and other church happenings. Click the subscribe button now. Say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ. Jesus Christ. The Son of the living God. The Son of the living God. Is Lord. Is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia.
Lord, you have made known to us the path of life. And in your presence, there is fullness of joy. And at your right hand, there are pleasures forevermore. Lord, at this very moment, one thing that we desire, that we may dwell in the house of the Lord, to worship you at your footstool, to honor you, and to give you praise. We pray, Lord, as we come to you today, as we lift our hands together, establish your throne in our praises. Make this place your holy habitation. Fill this place with the knowledge of the Lord. Hallelujah. We want to worship you and honor your holy name. Jesus, our Lord. I want to see until I am found in your presence.
for your peace, for your joy. From the start, I never want to be apart from you ever. Thank you.
tulad, Lord, ng sinabi ni Haring David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. For this is the day that you have made, and we are rejoicing in your presence, Lord, today. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. We honor you, Lord. We give you our sincerest adoration, Lord. Hallelujah. Come on. Let us worship the Lord. Let us magnify and exalt His name forever. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, the hour cometh and now is the time that the Father is seeking forth for His true worshiper. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth, Lord. Thank you, Father God, for your felt presence in our midst. Thank you, Lord, that you inhabits the praises of your people. You dwell in the praises of your people. You are establishing your throne, Lord, in the midst of the congregation. And we believe, Lord, na kapag ang iyong trono ay nasa kalagitnaan ng iyong mga anak, naroroon ang iyong kapangyarihan. At kung saan naroroon ang iyong kapangyarihan, naroon, O Diyos, ang iyong kapangyarihan na magpagaling, gumawa ng himala, magpala, Panginoon, at ito ang aming pinananampalatayanan sa aming pagkakatipon-tipon ngayong umagang ito. Panginoon, patuloy kaming nagbubukas ng aming mga puso sa iyong banal na harapan. Ano man, O Diyos, ang nakikita mo pang kasalanan na magiging dahilan upang ikaw, O Diyos, ay hindi malayang makakilos sa aming kalagitnaan. Forgive us, Lord, and cleanse us from all of our sins, from all of our unrighteousness, from all of our shortcomings, Lord. Forgive us, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. At salamat dakilang Diyos, sapagkat sinabi mo sa iyong salita that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us, Lord, from all of our unrighteousness. Kaya naman, Panginoon, alang-alang sa iyong kahabagan, alang-alang sa iyong pagmamahal, hugasan at linisin kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita, sa gawa, sinasadya man namin ito o hindi. Lord, 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 forgive us. And thank you, Father God, sapagkat alam ko pong ang iyong pardoning grace and mercy ay ginagawad mo na sa bawat isa sa amin ngayon pong umagang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang pagpapatuloy ng aming pananambahang ito. Lord, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. Ano man ang pangangailangan ng bawat isang mga anak mo na unang hinanap ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, dumako sa lugar na ito ng JIL Prayer Garden. Lord, in the name of Jesus, sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, sino mang tao ang unang hahanapin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, ang lahat ng pangangailangan ng taong iyon ay dadagdag mo sa kanilang mga buhay. Kaya naman, Panginoon, even our viewers, Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao, and even in the different parts of the globe, viewing and watching this Jesus is Lord,
worship and healing service. Lord, even according to your word, you said that if I'll be lifted up from the earth, I will draw all men unto myself. And it is my prayer, O Father God, that everyone, Lord God, that will be able to reach by this program, Lord, by this television program, Father, in Jesus' name, you are not limited by space, distance, and even time, Lord. And I believe, O Lord, that by the power of the Holy Spirit, even according to your word, where there is the Spirit of the Lord, there is freedom, there is liberty. Oh God, hallelujah. Oh, nothing is impossible to you, and nothing is impossible to them that believe. Lord, we remember even in the Bible, Abraham, against all hope, in hope, he believed that God can call those things that are not as though they were. And even, Lord, according to thy word, hallelujah, Abraham and Sarah received the miracle because they did not waver through unbelief. Believing that today is a day of miracle. Believing that today is a day of salvation for everyone, Lord God, viewing and watching this program. I believe, Lord, hallelujah, that at this very moment, you are beginning to touch and minister to everyone greater than what our finite mind can comprehend, Lord. Because this gathering is not about us. This gathering is not about any personality that is so popular in the standard of the world. But this gathering is all about you, Jesus. And we are exalting you and we are lifting you up, Lord. High, Lord, this morning into your rightful place. And that's why, O Lord God, hallelujah, nananampalataya kami, walang dahilan para hindi mo mapagpala ang mga anak mo na sumusubaybay sa gawaing ito. We pray for the release of your unusual anointing power of the Holy Spirit for the message that we're going to hear today. Lord, it is my prayer, may we all hear what the Spirit is saying. May we all hear the voice of the Lord in our midst. Father, may we all hear the prophetic voice of the living God. May we all hear, hallelujah, the thus saith the Lord this morning. Father, in Jesus' name, anoint your servant and may he speak the very message that comes from your very heart, Lord. Anoint him with the fullness of your anointing. And that God, in Jesus' name, that manifold gifts and grace and wisdom of the Lord be upon him, Lord, today in the name of Jesus. Lord, we entrust everything in your gracious hands, knowing that whatever things, Lord God, ang ipagkatiwala namin sa iyo, tatapusin mo ito ng may katagumpayan. Panginoon, maraming marami pong salamat. We praise you, we honor you, we glorify you, Lord, and we give you back all the honor, praises, and glory in Jesus' name. Amen, and amen, and amen. Let's give God one more clap offering of praise. Hallelujah. Hallelujah. God is here. I can sense the anointing. Oh, yes. Somebody shout hallelujah. People of God, I can sense that the Holy Spirit of the living God is moving mightily in our midst. Let us honor Him. Let us continually be in the state of expectancy. Because I believe po, higit sa kaya nating isipin at hingin ang gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan, maging sa lahat ng sumusubaybay ng Jesus is Lord Worship and Healing Service today. Oh, we praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To you be the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen, and amen, and amen. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Hallelujah. Makaupo na po tayong lahat saglit. I'm sure we are all excited to hear
the very message na nanggagaling po sa ating Panginoon. Wag na po natin itong patagalin, lalo na po sa inyo na kanina pa po ay talagang alam ko pong may kauhawan sa pagsamba at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. We're so blessed today po. Sobra tayong napagpala ng Panginoon sapagkat ang maghahatid po ng mensahe ng Panginoon sa atin ay walang iba kung hindi ang founder, president ng Jesus is Lord Church Worldwide, the deputy speaker of the House of Representatives, Bishop Brother Eddie Villanueva. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Isa hong maganda at mapagpala, makasaysayang araw sa lahat po ng mga narito ngayon sa JIL Prayer Garden Church, 101 MacArthur Highway, Bulo, Bukayan, Bulacan, Philippines. At bago po tayo dumako sa mensahe at saka sa mga sa ating pastoral prayers, ay akin pong kahilingan sa bawat isa, panalangin po ninyo na maibalik na natin, nasabi ko na ito kay Pastor Bobot, ang ating Divided Bible Seminars. Ito po ang naging main key kaya nagkaroon ng revival ang JIL sa Aurelio High School. Divided Bible Seminars. Initially, 17 seminars. For the first timers, isang kwarto. Second timers, 5 steps for Christian growth. Third timer, dire-diretso na po hanggang matapos ang seminar ng 17 seminars. Yung iba, wala pang 5 seminars. Nagbago na ho. Napasok sila ng boldness of the Lion of Judah. Hindi mapigil ang pagsishare ng gospel sa pamilya, sa kapitbahay. Gumagastos, madala lang yung mga first-timers sa mga sasakyan. Madala sa Aurelio High School. Nagkaroon sila ng overwhelming burden. At bawat isa ho sa kanila, in effect, de facto pastor agad. Kaya ho, nanganak yung tinatawag na house churches sa JIL noong panahon na ang JIL ay nasa Aurelio High School. Hindi ho mapigil ang revival. Parang virus na kumalat sa buong Metro Manila, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. 1980 to 1990, amazing ang revival na ipinakita ng Diyos. Ilang pong doble ang sales ng mga nagbebenta ng Bible sa pangungunang Philippine Bible Society. Sabi nga ni Chairman Ginigundo nun, dapat Brother Eddie, ang GIL may commission. Dahil doon sa revival na yon ay hindi na kayang bilangin, nagkakaubusan ng Bible sa Metro Manila. Yun po ang revival. At na sa prayer ko sa Panginoon, pinaalala sa akin yung Divided Bible Seminars, masterminded ng Holy Spirit, hindi ng tao. Kaya ipag-pray po ninyo, marami tayong kwarto rito, classrooms, before the service or after the service, whatever. Pag-uusapan po yan ng leadership, sapagkat long overdue na po ang revival ng mga churches. At muli ang JIL ay nilagyan ng burden ng Panginoon. Sapagkat yung pong systematic Bible study na yun, yung basic divided Bible seminars, bago pa hong matapos eh, ang dami na hong nagpapastro sa kanikanilang barangay, sa kanikanilang lugar. At talaga hong apoy na apoy ang pananampalataya. Kaya yun po'y isama niyo sa panalangin. Sa oras pong ito ay ang aking pong message na ilagay ng Diyos ay revival ng ating faith and love for God and for His Word. Tumayo muna po tayong lahat sandali. Awitin lang natin yung isang awit. Father, we love you. Let's reiterate our passionate love for God. Father, we love you. Glorify thy name in all
Glorify thy name. Pura pa na si Diyos. Glorify thy name. Without any instrument,
sa mas mababang tinig, glorify thy name. Glorify thy name. Yes, Lord. Yes, Lord. Nasa harap po tayong lahat ng buhay na Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Let's welcome the fullness of God in our lives. Kung merong natitira pang pagmamahal sa ating mga individual hidden interests, suko natin sa Panginoon. Let us truly be crucified with Christ. Yet not we, but Christ liveth in us. And the life that we live in the flesh, we live by the faith of the Son of the living God, who loves us and gave Himself for us. Dakilang Diyos, amang sumasalangit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na nangako, anuman ang hingin namin sa iyo sa kanyang banal na pangalan ay ibibigay mo ng malubos ang aming kagalakan. Una namin kahilingan mamatay kami sa aming mga sarili. Mangyari sa amin na wala na kaming right to ourselves. Ikaw na lamang, O Diyos, ang mayroong right to our individual life. Sapagkat Ikaw ay hindi lamang naming tinanggap bilang tagapagligtas. Tinanggap ka namin bilang Panginoon. At dahil tinanggap ka namin Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw lang ang may karapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa aming espiritu, puso, kaluluwa, kaisipan, katawan, buong pagkatao, we absolutely submit our entire being to your Lordship, O God. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran. Release to us the fullness of the mind of Christ and the heart of Christ. Pabayaan mong mabuhay kami sa mas malalim na buhay Kristiyano, na nikatiting na itaas namin ang aming sarili, directly or indirectly, na hindi kami matukso, Panginoon. Nabubuhay lamang kaming lahat para sa iyo. Salamat po, Diyos. Bayaan mong kaming mga anak mo na binili ng banal mong dugo, hinugasan, nilinis, dinamitan ng iyong damit ng katwiran. Lalo mo kaming puspusin araw-araw ng iyong kabanalan sa isip, salita at gawa, Panginoon. Salamat po, Diyos. Basbasan mo ang natitirang bahagi ng gawain ito. Buksan mo ang lahat ng bintana ng kalangitan. Ibuhos mo ang kapahayagan ng gagaling sa trono ng kalangitan. At ibuhos mo ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo sa buhay ng bawat isa, maging ang sumusubaybay sa television program na ito, maging sa social media o sa YouTube o sa Facebook. Bless, bless, bless everyone. In any four corners of the earth, let there be an open heaven for everyone. And let your holy name be truly exalted. Salamat po, O Diyos. Salamat, O Diyos. Inaangking ko, Panginoon, ang pagbuhos ng mga pagpapalat himala sa buhay ng bawat isa. Ngayon pa man ay binabalik na namin sa iyo ang lahat ng papuri.
pasasalamat. Even now, we release unto you our advanced thanksgiving, Lord. Ikaw lamang ang tunay at tunay na dapat purihin sa makapangyarihan at banal na pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat may magsabi ng Amen, Amen. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah! Glory, glory, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Isang malakas pampalakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. You may be seated, please. Adam ako po na ginawa ng Diyos at sinimulang gawin ng Diyos ang pangako niya sa Exodus 23 verse 25. Because you serve me, because you worship me, I will bless your bread and your water, and I will take away sicknesses from the midst of thee. Wow, pangako po ng Diyos yun. Dahil kayo naglilingkod sa akin ng buong katapatan, ako'y sinasamba ninyo ng buong puso, walang superficiality. I will bless your bread and your water. Ibig sabihin ng inyong kabuhayan ay pagpapalain ng Panginoon. At aalisin ko ng mga sakit karamdaman sa inyong katawan. Hallelujah. Isa pang malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Buksan natin sandali sa King James Version Bible, yung Galatians chapter 5, verse 6. Everybody read. Galatians chapter 5, verse 6. Everybody read. For in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. One more time, sa last sentence, but faith which worketh by love. Galatians chapter 5, verse 6, letter B. Ito po ang teksto na gusto kong bigyan diin this morning, but faith which worketh by love. Ang Diyos ang magpala sa kanyang buhay na salita. Faith worketh by love. Faith and love. Una, what is faith? As a sort of review, what is faith? Hebrews chapter 11, verse 1. Everybody read Hebrews chapter 11, verse 1. What is faith as defined by God in King James Version Bible? Now, faith, the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa Tagalog, ang pananampalataya ay sustansya o katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Inaasahan pa lang. The evidence of things not seen, ang ebidensya o katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Tingnan natin ang version ng NIV version, Hebrews chapter 11, verse 1 ng NIV. Ano ang sabi doon? Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about we do not see. Kaya yung team natin this year sa ating 43rd anniversary, triumphant hope. Actually, it is the reality of faith. Triumphant hope is equal to reality of faith. Ibig sabihin, hindi man natin nakikita yung ating sinasampalatayanan, inaasahan, kung meron tayong tunay na faith, nandun na yun. Ito ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan, kahit inaasahan pa lang, may katiyakan na kapag naipanganak ang faith, ang pananampalataya sa ating puso. At ito'y katibayan ng mga bagay na hindi pa nakikita. Tingnan na, para lalo nating maintindihan as a sort of review. What is not faith? What is not faith? Doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7,
Tingnan natin ang 2 Corinthians 5:7 sa King James Version muna. Before NIV, anong sabi ron? For we walk by faith, not by sight. One more time, everybody read 2 Corinthians 5:7, King James Version. For we walk by faith. Nabubuhay tayo by faith, not by sight. Baka literally, ang sabihin eh, baka mag-experimento kayo. Lumakad kayo sa loob ng bahay nyo, nakapikit, not by sight, eh maa-aksidente kayo, lalo na kung sa labas ng bahay. Dahil, ang ibig sabihin yan, mas malalim na ibig sabihin yan, hindi yung literal na kahit yung wala kang nakikita, kumikilos ka, gumagalaw ka, lalo na kung lumabas ka sa karsada, natural, baka mas malamang masagasaan ka. For we walk by faith, yung faith na ating dinipine kanina sa Hebrews 11 verse 1, not by sight. Dito, ang konteksto rito, ang mga tunay na nananampalataya ay hindi nakabatay yung kanilang sinasampalatayanan sa 5 senses ng tao. Ano-ano ang 5 senses ng tao? Sense of sight. Kasama na riyan sa sense of sight, sa 5 senses, ang sense of hearing, sense of sight, sense of smell, yung ilong, sense of smell, yung dila, sense of taste, yung sense of touch, sense of touch, feeling, ano? Merong kulang pa ba? Ano pa? Kumpleto na? Yung 5 senses? Kaya yung tinatawag na 6th sense, yun ang faith. Evidence of things not seen, not touched, not feeling, not smelling. Pag inoperate natin yung natural 5 senses na binigay ng Diyos sa pagkakalala niya sa tao, hindi yun nagbibigay ng kapanganakan sa pananampalataya. By the way, isang example na, baka ma-overlook ko lang, lest I may overlook it. Isang example, what is not faith, tingnan ninyo ang John chapter 20. Let us see John chapter 20. Kahit sa NIV version, simplified version, John chapter 20, verse 24, verse 29. Tingnan natin, ito yung tinatawag na Thomas faith. Everybody read. Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12 disciples ni Jesus, was not with the disciples when Jesus came. Ang teksto rito, nung mabuhay na si Jesus mula sa mga patay, after His resurrection. Verse 25. So the other disciples told Thomas, "We have seen the Lord." Nakita namin ang Panginoon. But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side," yung binutas ng sibat nung siya nasa krus ng Kalbaryo, I will not believe. Ulitin natin. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, Thomas said to them, "Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe." Yun ang sabi ni Thomas. Malibang makita ko yung nabutas na kamay kung saan dumaan yung pako na nagpako kay Jesus sa cross ng Calvary at maisuot ko yung aking daliri doon.
At makita ko yung butas sa kanyang tagiliran nung siya'y mamamatay na sinibat. Sinibat at dumanak ang dugo. Malibang maipasok ko yung aking kamay, I will not believe, sabi ni Thomas. Anong nangyari sa verse 26? Verse 26 ng John chapter 20, anong sabi ron? A week later, one week after that, his disciples were in the house again. Siguro nasa prayer meeting o meron silang meeting at the time. And Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Ang mga disciples ni Jesus, yung 12 disciples ay nagmi-meeting, marahil ay mag-i-evaluate sila sa nangyaring kamatayan ni Jesus sa bundok ng Golgotha. O may prayer meeting sila or whatever, andun si Thomas. Bagamat ang pintuan ay sarado, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Kahit sarado yung pinto, pumasok si Jesus. Naglago siya sa dinding ng room. Yung katawan kasi ni Jesus, mula nung siya'y mabuhay na maguli, ay nagbago yung kanyang katawan. Yun ang tinatawag na immortal glorified body. Walang dugo kung hindi laman, buto, laman, balat, walang dugo. Yun ang immortal body or immortal body for eternity. Ganun-ganon ang katawang mangyayari sa atin pag tayo na-rapture. Instantly, ang katawang ito na susceptible sa sakit karamdaman ay magiging glorified body like the body of Jesus when He was resurrected from the dead. At ano ang sabi ni Jesus at verse 20, sabi ni Jesus, "Peace be with you," sa verse 26, last part, no? 27, then Jesus said to Thomas, "Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Stop doubting and believe. Marami sa atin humihingi ng himala sa Panginoon, humihingi ng salvation para sa mahal sa buhay, humihingi ng healings, deliverance, financial freedom, promotion ng business, ng employment. Pero ang mind natin, hindi pa nagmamature ang karamihan, kaya madalas, ang lumalabas na confession sa atin, hindi confession of faith-filled words, kung hindi confession of defeat, confession of doubt, confession of worry, confession of fear. Kaya napakahalaga po na reviewin natin at balikan natin ang new threshold of faith as revealed ni Lord Jesus Christ sa kanyang banal na kasulatan. And of course, napag-aralan natin to sa new threshold of faith book ni Dr. Kenneth Hagin. Ano po ang sabi ni Jesus? Is Thomas, stop doubting and believe. Anong sabi ng verse 28? Anong sagot ni Thomas? Thomas said to him, "My Lord and my God." Noon lang tumaas ang antas ng faith ni Thomas. "My Lord, my God." Tinawag niya si Jesus, "My Lord, my God." Of course, inspired ng Holy Spirit, yung Word of God. Sa verse 29, anong sabi ni Jesus? Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Tumangas, nanampalataya ka dahil nakakita ka. "Because you have seen me, you have believed." Pero mapalad ang mga taong hindi nakikita, pero they believe, yet have believed.
Maraming Kristiyano sa loob at labas ng churches ay nasa kategorya as Thomas Christians. Thomas Christians. Sabi niyo sa katabi niyo sa kanan, tayo ba, ikaw ba ay kasama sa Thomas Christians? Sa kaliwa, ang Thomas Christians ay hindi mapapanaligang pananampalataya. Kasi ang kanilang pananampalataya, to see is to believe. To see is to believe. Nung hindi pa ako Kristiyano, ganun ang katwiran ko. Maniniwala lang ako pag nakita ko na. To see is to believe. Sino ang nananampalataya? Paborito ko itong example eh. Dito sa loob ng prayer garden, sino ang nananampalataya na hindi pumapatak ang ulan sa oras na ito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Oh, yun. May nag-amen, ha? Iba, hindi alam ang sasabihin, ano? Kaya iba nagtaas yung iba, hindi. Anong faith? Faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. Eh, nakikita ng dalawang mata mo. Ang linis-linis, ang ganda-ganda nitong loob ng JL Prayer Garden. Umulan man o hindi, walang pumapatak na ulan. Hindi mo na kinakailangan manampalataya. Bakit? Nakikita mo na eh. Nakikita mo na. Hindi mo na kinakailangan manampalataya. Ang pananampalataya ino-operate doon sa mga bagay na inaasahan pa lang at hindi pa nakikita. Kapag tumaas ang antas ng ating Christian life, Christian walk, uulan ng pagpapala sa atin mula sa kalangitan. Why? Because it is impossible to please God without faith. Hebrews 11 verse 6, ito ang kahalagahan ng pananampalataya. We define what is faith and what is not faith. The Thomas faith and the importance of faith. Hebrews 11 verse 6. Basahin nga natin sandali. Hebrews 11 verse 6. Everybody read. Amen. Okay, sa NIV version, Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He is, that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. Tingnan ninyo ang King James Version Bible. Sa King James, but without faith, it is impossible to please Him. Kung wala ang pananampalatayang tunay, imposible na ang Diyos ay matuwa, malugod sa buhay ng Kanyang mga anak. O ng tao, impossible to please Him. Without faith, it's impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently or earnestly seek Him. So napakahalaga po na maunawaan natin, kapag tayo ay kulang sa faith walk, yung ating pamumuhay araw-araw, faith walk, hindi na pi-please ang Panginoon. Kapag ang Diyos ay hindi natutuwa sa buhay mo, napakahirap humingi ng himala at pagpapala. Kailangan situit na ang Diyos ay natutuwa sa iyong buhay, sa iyong espiritu o puso, sa iyong kaluluwa, kaisipan, sa iyong katawan, sa iyong buong pagkatao. Titiyakin natin lagi, araw-araw, ang Diyos ay natutuwa sa iyo, sa aking buhay, 24 hours a day. Para 24 hours a day, bukas ang bintana ng kalangitan sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isa sa mga kahalagahan ng pananampalataya ay maintindihan natin na dahil sa pananampalataya, ikaw at ako ay binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos.
Dahil sa pananampalataya, ikaw at ako ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Nama na kay Adan at kay Eva, nama na sa mga magulang, sa mga ninuno, o mga kasalanang nagawa sa isip, salita at gawa, mula pa sa pagkabata hanggang kasalukuyan, kasama na yung kasalanang sin of omission. Yung mabuting bagay na dapat ay ginawa mo ay hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. Yung nakalagay sa James chapter 4 verse 17. Everybody read James chapter 4 verse 17. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. King James Version Bible. So paraphrase, if you know the good things to do and you don't do, you sin. Kung alam mo ang bagay na dapat mong ginawa, sa bawat segundo, minuto, oras ng ating buhay, alam natin na meron tayong dapat ginawang mabuting bagay, inudyukan tayo ng Holy Spirit, hindi natin ginawa, nagkasala tayo. Kaya sinabi ni Edmund Burke, si Edmund Burke ay isang Christian statesman, long time ago sa England, sa United Kingdom, sumikat yung kanyang famous statement, Edmund Burke, I quote him, "For what is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Anong sabi niya? Ano ang kailangan para ang kasamaan ay lumaganap at maghari? Walang kailangan kundi ang mga mabubuting tao ay walang gawin. For what is necessary for evil to triumph all over the nation, all over the world, is for good men to do nothing. Mabigat na kasalanan po yun, sin of omission. Dalawang kategorya o tatlong kategorya ng kasalanan. Inherited sin, yung minanang mga kasalanan, kay Adan at kay Eva, sa mga ninuno, magulang, nakagisnang kasalanan. Inherited. Committed sin, yung nagawa sa isip, sa salita, sa gawa. Committed sin. Pangatlo, yung sin of omission. Yung sinasabi ni Edmund Burke, ano ang dapat gawin para ang kasamaan ay lumaganap? Ang mga mabubuting tao, maghalukip-kip na lang at walang gawin. Huwag labanan ang kasamaan. Konsintihin ang kasamaan. Alam niyo, the Church of God, the Church of Christ, the Church of the Living God, ang daming mga Kristiyano guilty sa kasalanang omission. Lumalaganap ang patayan, walang ginagawa. Lumalaganap ang mga pagsasamantala ng kapwa, walang ginagawa. Lumalaganap ang mga gargantuan corruption ng mga corrupt na politicians, walang ginagawa. At kung minsan sumusuporta pa dahil naaanggihan sila sa mga ninakaw sa kabanang bayan. Napakabigat ho. Kaya ang mundo ay punong-puno ng katiwalian at kadiliman. Sa mata ng Diyos, nakikita niya ang kanyang mga anak. Hindi lang mga tao sa sanlibutan. May mga anak ang Diyos, pinagbibili ang prinsipyo dahil sa salapi. Kaya sabi ni Jesus, the love of money is the root of all kinds of evil. Yung pagmamahal sa salapi, pagmamahal sa sarili. Nabanggit ko na sa isang tweet, yung personal self-interest is inversely proportional to the excellent public service. Kaya ho, napakahalaga na lumalim ang ating buhay pananampalataya. At ang buhay pananampalataya natin dapat nakikita sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Amen? Because faith without works is dead. Palapakan natin sa dali ang Panginoon. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Gusto kong bigyan din yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. NIV na lang, NIV. Simplified version. Ang
Tingnan ninyo ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya. Everybody read. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Titigan yung mabuti, ha? Sa Tagalog, Ephesians chapter 2, verse 8-9, sa magitan ng biyaya ng Diyos, kayo at ako ay naligtas. Para praising sa Tagalog. Sa biyaya, grace, kayo at ako ay naligtas. Sa magitan ng ano? Faith, ng pananampalataya. This is not from yourselves. Ito hindi nagagaling sa ating mga sarili. It is the gift of God. Ito yung regalo ng Diyos. Not by works. Not by works. So that no one can boast. Hindi dahil pinipilit natin gumawa ng mabuti para maligtas. Hindi natin kayang maligtas sa magitan ng magagawa natin. Not by works. So that no one can boast. Kung tayo maliligtas sa magitan ng mabuting gawa, ang mabuting gawa ay mabuti. Pero hindi ito ang sandigan ng kaligtasan. Ang sandigan ng kaligtasan ay walang iba kundi yung tinatawag na justification by faith. Yung sa magitan ng tunay na pananampalataya sa Kanya, Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, itinigis ang Kanyang banal na dugo na walang original sin because of His virgin birth, at lahat ng kasalanan niya pag nanampalataya ay nahugasan ng dugo ni Jesus. Without that blood, there can be no remission of sin. Hebrews chapter 9, verse 22. Without the shedding of the blood of Jesus, there can be no remission or forgiveness of sins. Kaya mahalaga yung maintindihan natin yung solid na implication ng pananampalataya. Sa magitan ng pananampalataya na bunga ng biyaya ng Diyos sa inyo at sa akin, tayo'y nangaligtas. Hindi dahil sa mabuting gawa. Kung tayo maliligtas sa mabuting gawa, madalas kong sabihin, mapupuno ng mayayaman ang langit. Ang impyerno mapupuno ng may hirap. Bakit? Madaling gumawa ng mabuti pag marami kang pera. Kaya, God will be an unjust God. Kung sa magitan ng mabuting gawa, talong-talo tayo ng mga mayayaman. Dahil madaling gumawa ng mabuti pag marami kang pera. Eh, hindi roon nakabatay ang kaligtasan ng tao. For it is by grace, everybody read one more time, especially those who are all over the world, nare-reach ng programang ito sa stream, sa live stream. For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Tingnan niyo ang Titus chapter 3 verse 5. Everybody read. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. He saved us through the washing of rebirth. Rebirth, regeneration, rebirth, born again. Yun ang sinasabi ni Jesus sa John 3:3. Unless a man is regenerated or reborn or born again, he cannot see the kingdom of God. Renewal by the Holy Spirit. You are saved, I am saved, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Kita ninyo ang pagkakaiba? Manampalataya muna tayo sa Panginoon. Pag nanampalataya tayo, pag gumawa tayo ng mabuti, una ang kabayo kesa karitela. Yung ibang mga relihiyon na kulto, una ang mabuting gawa, o kaya magkasabay. Manampalataya, maniwala sa Diyos at gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, yung kabayo at saka yung karitela, pantay. Hindi po pwede yun. Hindi mahihila ng kabayo ang karitela.
Hindi maihilan ng kabayo ang karitela. Una muna ang kabayo at maihilan niya ang karitela. Una ang pananampalataya, kasunod ang mabuting gawa. Na siyang ebidensya na ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ito ang tinatawag na justification by faith. Si Martin Luther, father, Catholic priest, Martin Luther, the great Catholic priest of ancient time. Siya'y nagprotesta nung ang doktrina nung panahon na yon ay nababago. Hindi na justification by faith, by good works. Kaya nagkaroon ng commercialization ng religion nung panahon na yon. Kailangan magbigay ka ng malaking halaga, donasyon sa may hirap, donasyon sa simbahan, donasyon sa mga nangangailangan para maligtas ka. Good works. Yon ay isang napakalaking kasinungalingan ni Satanas. Nababawasan ang supreme sacrifices of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Napanood niyo ba yung pelikulang Passion of Christ? Halos buto lang niya, hindi nadurog sa pahirap na inabot niya. Nababawasan yung supreme sacrifices of Jesus on the cross of Calvary. The supreme sacrifices of Jesus on the cross of Calvary are becoming in vain kapag ang doktrina ni Satanas ay nakapasok sa mga simbahan na ika'y maliligtas, hindi lang sa paniniwala sa Diyos, kung hindi kailang gumawa ka ng mabuti. Tandaan natin yung binasa natin kanina, hindi sa mabuting gawa kaya para ka maligtas. Titus chapter 3, verse 5. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9, sa biyaya kayo'y nangaligtas. Biyaya, regalo ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Hindi ito dahil sa inyong mga sarili. Hindi ito dahil sa inyong mga mababuting gawa. Upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Naalala ko isa sa mga binigay na ilustrasyon sa akin ng Holy Spirit, kung tayo ay maliligtas sa magitan ng mabuting gawa, pagdating sa langit, nakataas ang kuhelyo natin, ang yabang-yabang natin. Ang yabang-yabang natin at sasabihin natin, ba, Jesus, dapat lang andito ako. Dami kong ginawang mabuti. Nagpagawa ako ng mga hospital, nagpagawa ako ng mga orphanage, nagpagawa ako ng mga pangkawang gawa na gawain sa mundo. Dapat lang narito ko. Ang sabi ng Bible, di ba? Hindi dahil sa ating mga gawa upang walang magmapuri. Yayabang, papasok ang arrogance sa tao at mababaliwala ang supreme sacrifices ni Jesus on the cross of Calvary. Kaya gusto ko maunawaan natin to para very significant sa atin yung central text of the Bible. Ano yung central text ng Bible? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Gayun na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, ibinigay niya, inihandog niya ang kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao, iniwan ang karangian ng langit, upang ang sino man sa kanya ay sumampalatay, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya kay Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa magitan niya. Kaya huwag natin kakalimutan ang doktrina ng Bible, justification by faith. Basahin natin sandali para makumpleto ang puntong ito. Romans chapter 3 verse 28. Then Romans 5:1. Everybody read. Therefore we conclude that a man is justified by faith, without the deeds or the works of the law. Ito na ito'y maging eye-opener sa milyong-milyong mga tao hanggang ngayon nakagapos sa maling doktrina. Kala nila Kristiyano sila dahil marami silang nagagawang mabuti.
hindi kayang palitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus na ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, hindi kayang bilhin niyo ng salapi. Yun ang lundo ng revelation na ito. We conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Hindi dahil sa sumusunod tayo sa mga batas. Maganda ang sumunod sa batas. Pero kung sumusunod ka sa batas, pero wala kang pananampalataya kay Jesus, baliwala ang mabuting gawa. Tingnan ninyo ang Romans 5:1. Romans 5:1. Hallelujah. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Again, justification by faith. Sa Galatians chapter 2, verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For the works of the law shall no flesh be justified. Very self-explanatory. At praise God. Tingnan natin ang, para lang makompleto ko itong puntong ito. 2 Corinthians 5:21. Hallelujah. 2 Corinthians 5:21. For He hath made Him, He, God the Father, hath made Him, Jesus Christ, to be sin for us. He knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Basahin nga natin yung mula sa verse 19. Gusto ko lang makompleto ito eh. Para ang mga JIL people, at hindi lang JIL people, mga tunay na sumasampalataya sa Panginoon, nakatayo sila sa sound Bible doctrine at hindi pahapay-hapay ang kanilang pananampalataya na pinagtatawanan ni Satanas. Everybody read with understanding, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Everybody read one more time. Everybody read. Sa Tagalog, God was in Christ. Nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, mula saan yung Diyos, napakos sa krus ng Kalbaryo, doon nagkaroon ng tinatawag na reconciliation, ang makasalanang lahi ng tao at ang banal na Diyos. Sa krus ng Kalbaryo, ang kanang kamay ni Jesus, symbolically, hawak ang kamay ng banal na Diyos. Ang kaliwang kamay niya, hawak ang makasalanang lahi ng tao. Muling na-reconcile sa cross of Calvary. Nung mamatay si Jesus, bago siya namatay, sabi niya, Father, it is finished. Yumuko at namatay. At ang mahalaga ron, yung nakalagay dito, reconciling the world unto Himself. Not imputing their trespasses unto them. Kinalimutan ng Diyos ang mga kasalanan ng lahi ng tao, not imputing their trespasses unto them. And it committed unto us the word of reconciliation. Anong verse 20? Now then, we are ambassadors for Christ. Kaya kayo at ako, sa patingin ni Jesus, kung tunay tayong mananampalataya, tayo ambassadors ni Kristo dito sa lupa. Mas mataas na posisyon yun kaysa sa ambassador ng Pilipinas sa Amerika, sa Europa, sa Canada. Ambassador tayo ni Jesus. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead. Be ye reconciled to God.
self-explanatory. Verse 21, binasa natin kanina, for He had made Him to be sin for us. He knew no sin, but He was made sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Are you righteous before the sight of God? You are righteous before the sight of God if you are born again. If you believe on Jesus. Why? Si Jesus, walang kasalanan, napako sa krus. Lahat ng kasalanan ng tao, panahon pa ni Adan at ni Eva, in all generations until now, including the future generations, lahat ng kasalanan, ibinaksa kay Jesus, idinagan sa Kanya. Kaya sa huling araw ng huling, sa pitong wika, tuwing mahal na araw, nire-review natin yung seven last words, meron doon nakalagay, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Jesus, nung naghihingalo na siya. Kasi, nasaan yung tao si Jesus? Naghari sa kanyang pagkatao, hindi yung kanyang pagka-Diyos, sapagkat iniwanan niya ang lahat ng katangian, hindi ang kanyang pagka-Diyos, kundi iniwanan niya ang katangian sa langit nung siya magkatawang tao. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit yung Ama inalis ang tingin kay Jesus? Hindi lang sa awa, hindi niya matiis, hindi masikmura ng Diyos Ama para praising. Yung kanyang anak na banal na walang kasalanan, idinagan sa kanyang lahat ng kasalanan ng lahi ng tao. Past, panahon pa ni Adan at ni Eva, past sins, present sins, and future sins, idinagan sa kanya. Kaya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan natin, walang iba kundi si Jesus. Ang inihintay lang ng Diyos, i-recognize natin yun. Huwag natin kakalimutan yun. At kapag yun ay nasa puso natin, nasa isipan at nasa dugo natin, nasa ating pagkatao, hindi makapapasok ang spirit of pride ni Lucifer. Hindi makapapasok ang mga superficial humility na siyang actually pride in itself sa maraming Kristiyano. Sapagkat alam natin, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Lahat tayo basura, pinulot sa putikan, hinugasan ng dugo ni Jesus, dinamitan ng kanyang damit ng kabanalan at katwiran. Kaya gusto kong mabigyan din yan para lalong maging matibay ang ating buhay Kristiyano. Palapakan natin ang Panginoon sandali. Hallelujah. Praise God. Matapos nating maunawaan ang ilang lalim ng tunay na pananampalataya sa Diyos, how to have faith? How to have faith? Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Romans chapter 10, verse 17. Romans chapter 10, verse 17. Everybody read. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay may papanganak lang sa puso ng tao sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi ng salita ng tao. Naalala ko yung great evangelist, matagal nang namatay, si Dr. T.L. Osborne. Sa kanyang mga crusades, lalo na sa Africa, daang-daang libo ang nakikinig sa kanya. Noong ako'y bagong Kristiyano, napakinggan ko ang kanyang isang message. Mula nung hawakan niyang microphone, wala na siyang sinabi kung hindi puro salita ng Diyos. Hindi siya nagdagdag ng katiting na salita ng tao. Puro combination ng salita ng Diyos. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ng salita ng Diyos, 60 mga bulag biglang nakakita. Ang truck na puno ng saklay, mga lumpoy nagsilakad. Sapagkat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay sobra kapag ginalang ng tao. Sinabi ni Jesus sa John 6:63, "The words that I speak to you are spirit and they are life." Kapag ang tao ay nakinig ng katotohanan, sa katotohanan ng salita ng Diyos, matatanggap niya, hihipuin siya ng Espiritu at buhay. Papasok sa kanya ang buhay at buhay.
sa pag-aaral ng salita ng Diyos, the Word of God is life. It is spirit. They are life. They are spirit. John 6:63. It is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, Jesus said, they are spirit and they are life. Kaya pag nakikinig ka ng Word of God, ng mataimtim, maramdaman mo ang spirit at buhay. Buhay at buhay, hindi lang buhay. Yung sinabi ni Jesus, I came to give life and have it more abundantly. That is life. The Word of God is life. Sa Hebrews chapter 4, verse 12, the Word of God is not only life, it is living. It is living. So dalawa, buhay at buhay. Iyon ang salita ng Diyos. Kaya merong Psalm 107 verse 20, God sent His Word and healed them and saved them from their destructions. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita at pagkatapos ay pinagaling ang mga may sakit at niligtas ang mga tao sa iba-ibang kapahamakan. Psalm 107 verse 20, the Word of God is a medicine. The Word of God is a producer of faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God, Romans 10:17. The Word of God is revealer of truth. Revealer of truth. Revealer of truth. John chapter 8, verse 31, verse 32, Jesus said, if you continue in my words, indeed you are my disciples, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Kaya maraming Kristiyano, grado-grado ang kalagayan sa buhay. May mga Kristiyanong nakakatuwa. Spirit-filled 24 hours a day. Puspos ng blessing ng Panginoon. Kahit may problema kung minsan pagsubok sa buhay, hindi sila naapektuhan sapagkat they're looking unto Jesus, the author and finisher or perfecter of their faith. Pero maraming Kristiyano, parang lulubog lilitaw, parang palitaw. Kuminsan, high na high. Minsan, baksak, depressed, discouraged. Bakit? Hindi pa nararating yung full development ng kanilang faith life. Marahil tamad magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, makikinig sandali, mamaya aantukin na. Sasabihin ni Satanas, matulog ka na. Kaya grado-grado, hindi lahat ng Kristiyano pantay-pantay ang level of blessings. Merong blessed na blessed, merong may konting blessings, may kakarampot na blessings. Bakit? Kakarampot ang atensyon, kakarampot ang tunay na pagmamahal na nakikita ng Diyos sa kanila. Kaya gusto kong bigyan din sa inyo bago ako pumunta rin sa kalahati, no? Pero tatapusin ko na. Wow, bilis ng oras eh. Anyway, dalawang seminar ito na pinag-isa ko, no? Yung last step tungkol sa faith. Naalala niyo si Joshua, sabi ng Diyos kay Joshua. Joshua. Joshua chapter 1 verse 8. Everybody read. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi ng Diyos kay Joshua, this book of the law shall not depart out of my mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, prosperous, and then thou shalt have good success. Gusto mo ng prosperity? Gusto mo ng success? Basahin mo pa ulit-ulit yan sa bahay mo hanggang mag-sink in sa iyong kaluluwa, sa iyong isip. Pumasok sa iyong espiritu, sa iyong puso. At i-meditate mo day and night ang law of God, laws of God, or word of God, the word of God. Pag-meditate mo day and night, so that you can observe to do
the things written therein, then anything you do, you will prosper and you will have great success. Ito ay napakahalagang disiplina sa mga taong gustong mag-develop ng faith life. Faith life. Paalala ito ng Panginoon. Hindi magkakaroon ng revival ang mga churches kapag hindi seryoso sa Word of God ang mga anak ng Diyos. Mababaw ang mga Kristiyano atin ng worship service, pero walang special passionate desire and love sa Word of God. Pag pinag-aralan natin ang biblical history, ang mga great men and women na ginamit ng Panginoon, hindi yung matataas ang pinag-aralan. Ang ginamit niya, hindi yung matataas ang pinag-aralan. Hindi yung college graduate, hindi yung master's degree. Pag pinag-aralan niyo ang biblical history ng Christianity, hallelujah, makikita niyo mga great names ng mga men and women na hindi nakapag-aral. Sila Catherine Coleman, ang dami nila. Sila Daisy Osborne, mga kababaihan. Maraming sila, maraming mga lalaki at babaeng ginamit ng Panginoon. Ang tanging dahilan, they were with Jesus. Nakita niyo sa Acts chapter 4, noong ang mga disipulo ni Jesus ay naririnig yung kanilang pangangaral ay punong-puno ng karunungan, kasunod ang kapangyarihan, sabi ng mga taga-Nazareth, mga taga-bari nila, hindi ba itong mga taong ito ay mga unlearned, uneducated, walang pinag-aralan? Uneducated, unlearned, saan kumuha ng karunungan ito? Saan kumuha ng kapangyarihan? Nag-imbestiga sila. Nakita nila sa book of Acts chapter 4. They were with Jesus. 3 years lang sila with Jesus. Daig pa nila ang nagtapos ng doctorate degree sa kolehiyo. Because God is the source of wisdom. God is the source of knowledge. Kaya we should not underestimate yung mga hindi nagkaroon ng diploma. Si Bill Gates, isa sa pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Bill Gates, dropped out sa Harvard University. Si Steve Jobs ng Apple, dropped out sa college. Naging multi-billionaire. Bakit? Meron silang wisdom eh. Well, may balitang Jewish ang dugo nila, Jewish. Anyway, whatever it is, I'm just emphasizing to you the importance of the Word of God. Producer of faith, the Word of God is medicine. Proverbs chapter 4, verse 20, up to verse 22. My son, including daughters, attend to my words. Incline thine ears unto my sayings. Do not let them to depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life or health or medicine to your flesh. Noong unang panahon, ng mga Christian houses, punong-puno ng Word of God ang mga dinding. Ngayon, maraming bahay, punong-puno ng mga nakadisplay ng mga immoral pictures. Pero noong unang panahon, ang Word of God ay talagang siyang nakikita sa mga dinding ng bahay para nare-remind sila. Because the Word of God is spirit and it is life. Ang second part ng aking message, ewan ko kung matatapos ko ito, no? Pero shortcut na lang. Ano nakalagay sa Galatians 5:6? Faith worketh by love. Now, what is love? Many years ago, natandaan ko the Lord specifically commanded me, impress upon my heart. I want you not only to be an apostle of faith, I want you also to be an apostle of love. Faith and love. Hanggang nagkaroon ako ng revelation dito sa Galatians 5:6. Faith worketh by love. Kahit kabisado mo ang Bible, granting, may faith ka,
pero kulang ka sa love. Kulang ka sa love. Hindi ka nakaabot sa standard ng Panginoon. Hindi mag-ooperate to the fullest ang iyong faith if you do not have love. What is love? 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 8. Daanan lang natin, NIV version, para mabilis bago ako magwakas. Praise God, hura barasika dalamakanda. Yes, everybody read 1 Corinthians chapter 13, verse 1 up to verse 8. Everybody read. Though I speak with the tongues of men and of angels, and I have not charity or love, ibig sabihin ng charity or love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have no love or no charity, I am nothing. Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I gave my body to be burned, and have not charity or love, it profited me nothing. Charity or love suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. It's not pop up. Do not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh no evil. Rejoice not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Verse 7, beareth all things, believeth all things, hope all things, endureth all things. Verse 8, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Tingnan nga natin yung simplified version, New International Version Bible, para mas madaling maintindihan. NIV, please, 1 Corinthians 13, 1 to 8. Everybody read with understanding. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love or charity, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom or understand all mysteries and all knowledge, and I have a faith that can move mountains, but do not have love or charity, I am nothing. Basura tayo. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Everybody read. Love is patient. Kapag ang tao ay walang patience, walang love yun. Yung mga bad temper, natutokso ko minsan. Ako, hindi exempted. Pag nakita kong maraming mali, talagang napapagalit ka, no? Pero, kailangan mabilis na mawala yung galit. Love is patient. Love is kind. It does not envy. Tingnan nyo. Pag meron kang love talaga, yung tunay na love, it does not envy. It does not boast. It is not proud. Hindi ka mainggitin. Envy, mainggitin. It does not boast. Hindi ka arrogant. It is not proud. Kailanman hindi ka mayabang. Verse 5. It does not dishonor others. Yan. Maraming Kristiyano guilty dyan. It does not dishonor others. Maraming mga Kristiyano self-righteous. Magaling mang mamintas. Self-righteous. Mga judgmental. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Itong mahirap. Maraming Kristiyano, wari humble. Pero, wari-warian lang yung humble. Yan tinatag na false humility. Ang false humility is worse than pride. Maraming Kristiyano, mahilig sa false humility. Pero ang totoo, ang puso, punong-puno ng inggit. False humility.
It is not self-seeking. It is not self-seeking. Ako hindi nagyayabang sa inyo. Nung nasa Praise Valley campsite pa tayo, panahon ni President, ng isang presidente na babanggitin, inalok akong maging ambassador of goodwill. Diplomatic passport. Sabi ko, bigyan niyo ako ng 2 weeks, I will pray. During my prayer, the Lord told me, I don't want you to be an employee of the president. So that pag mali siya, you can correct him, you can rebuke him. So sumulat ako, thank you for the offer. But the Lord spoke to my heart not to be an employee. Patungo ko noon sa Praise Valley campsite sa discipleship. Tinuruan ko na ng mga original leaders natin. If you are receiving an offer for promotion, and you know very well it is not of God, it is just a man's made promotion, whims and caprices ng tao, have the courage to reject it. Have the courage to reject it. Sabi ibang kaibigan kong Christian leader, sayang, Brother Eddie, kung tinanggap mo yun, diplomatic ang passport mo, Sister Dory, diplomatic, lahat ng anak mo, diplomatic. Kahit saan ka tumungong bansa, walang problema, you can go anywhere. Sabi ko, hindi ko naman kailangan yun. By the grace of God, tawagan ko lang yung pastor naman sa Europe, sa Canada, sa Australia, sa Amerika. Mabilis pa sa alas 4, bibigyan ako ng round trip ticket, bibigyan ako ng hotel pa, 5-star hotel. I don't need to be an employee of any president. Kaya ang lesson doon, it is not self-seeking. Bayaan mong ang Diyos ang mag-promote sa iyo. Huwag kang magmadali sa promotion. Delay, God's delay is not denial. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. It keeps no record of wrongs. Verse 6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Verse 7, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Verse 8, love never fails. Everybody say, love never fails. Love never fails. Yung susunod, makita niyo, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Bakit? Pagkatapos ng rapture, hindi na natin kailangan ng prophecy. Hindi na natin kailangan ang tongues. Hindi na natin kailangan ang knowledge. Lahat na yan. Baliwala na yan. Pagdating natin sa eternity, bakit? Kumpleto na tayo rin eh. Ando na lahat when we are with Jesus. Ang sabi ni St. Paul sa Philippians chapter 1, chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Sabi sa verse 23, paraphrasing, if I will be away from you and be with Christ, I will be far, far better with Christ. Well, praise God for all this revelation. Ang huli gusto kong how can we have this love? Faith, meron ka ng faith, masipag kang mag-aral ng salita ng Diyos, masipag kang mag-meditate ng salita ng Diyos, ikinabubuhay mo because of your love for God. Because faith without works is dead. James chapter 2, verse 26. Be doers of God's word, not hearers only, or else you're deceiving yourselves. James chapter 1, verse 22. Pero how can we have faith? How can we have love, by the way? Ito huwag niyong kakalimutan. No? Romans chapter 5, verse 5. Romans chapter 5, verse 5. Magtatapos na ako. 1 to 2 scriptures na lang. Romans 5, verse 5. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.
Kita niyo? God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Pag tayo na born again, yung love ni Jesus, love ng Diyos, ibubuhos sa ating puso. We have to nurture that love. Romans chapter 5 verse 8, please. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates or commended or demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Nung tayong mga makasalanan pa, binigay na ng Diyos ang kanyang bugtong nanak. Si Jesus ay namatay para sa ating mga makasalanan. Sobra ang taas ng pagmamahal ng Diyos. The agape kind of love. Kaya mga kapatid, mga kapwa ko tagalangit, let us review our life, evaluate our earthly existence. When we have, let us be alone with God one time in our personal devotion. Tanungin natin si Lord, tanungin natin ang Holy Spirit, Lord, ano-ano ba ang mga pagkukulang ko sa iyo? Patawarin mo ako. Hindi ako nakaabot sa iyong expectation. I want to walk, I want to develop my faith life, and I want to develop my love life. Because faith worketh by love. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat sandali. Hallelujah. Praise God, praise God. Praise the Lord, praise the Lord. Let us sing this right song. Nothing in this world can satisfy. Amen. Amen. Praise God, praise God. This world can satisfy me. Jesus, you never be enough. Hallelujah. Hallelujah. Time, sing this song faithfully for the glory of God. Manahimik po tayo sandali. Let us all be silent, please. I request everybody to bow your head for a while. Habang tayo nasa diwa ng pananalangin, magkaroon tayo ng katahimikan sandali.
Damahin natin ang presensya ng ating Diyos na punong-puno ng pagmamahal. Kung may dalawa o tatlong nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Matthew 18 verse 20. Narito ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, if I cherish sins in my heart, any kind of sin, if I cherish sins, or if there is iniquity in my heart, I know the Lord will not listen, will not answer my prayers. Say a short, simple prayer, individual prayer to the Lord Jesus. If you confess your sins to Him, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. 1 John 1:9. Yes, Lord, examine the heart of your people. Maaring may mga nakatago kaming kasalanan, Panginoon, patawarin mo kami. Linisin, hugasan ang banal mong dugo. We rededicate our life to you, Lord. Dedicate, rededicate your life to Jesus. Sabihin niyo, Lord Jesus, forgive me for all my sins. Cleanse me with your holy blood shed on the cross of Calvary. I believe in my heart. You died for my sins. You rose up from the dead for my justification. Come into my heart. Be my Lord. Be my Savior. Ikaw na pong tunay na maghari at maging tunay na Panginoon ng aking buhay. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my strength. Ako na lang mananalangin, Panginoon, pour out the fullness of your agape love into the heart of your people. Pour out your love, Lord. Hallelujah. And Lord, reinforce the faith of your people by the power of your Holy Spirit, empowering your word that produces faith. Empower your people, Lord, to live and develop their faith life and love life. For faith worketh by love. And Lord, beginning today, beginning today, let us all praise you, bless your name, thanking you, Lord, for the victory that you have given to your people through Christ Jesus. I claim 1 Corinthians 15 verse 57, thanks be to God who gives you victory through Christ Jesus. Receive now the spirit of victory. Receive the spirit of faith and love by the word of God in Jesus' mighty name. Hallelujah. I am now rebuking the works of the devil. I am now rebuking all oppressions of the devil in your lives. Yes, even sicknesses and diseases and all kinds of sins, committed sins, inherited sins, sins of omissions. I rebuke them all. I cancel them by the holy, holy blood of Jesus. I am releasing unto you the spirit of holiness, the spirit of righteousness. Hallelujah. Hallelujah. You have now complete access to the throne room of God in heaven. Jesus said, whatever you ask in my name, whatever you ask in my name, I will do it. John 14, verse 14. Believe that God is now releasing to you whatever you ask in the name of Jesus. Receive the fullness of your salvation. Receive the fullness of your redemption. Receive your healings, your miracles, your deliverance. Receive your promotion. Receive even financial victory, even prosperity in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. You said in Mark 11, 24, whatsoever we desire when we pray, just believe that we receive. Just believe that we receive and we shall have them. Everybody say, thank you, Lord. I believe. I receive. I receive. All heavenly blessings. I believe. I receive. All the benefits of Calvary. I am now victorious, more than conquerors, through Christ Jesus, who loves me. Yes, Lord, now I can do all things through Christ Jesus, who strengthens me. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Let's continue to declare faith in the Lord. Through you, I can do anything. I can do all things. Yes, Lord. Because it's you who gives me strength. It's our faith. Nothing is impossible. Lord. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang malakas ang ating Panginoon. Nako, napaka-bless po natin ngayong umagang ito at napakarami po nating kapahayagan na nagmumula sa salita ng Diyos na muli po nating natanggap spiritually. Amen po ba? Kaya ngayong umaga po, matapos po tayong mapagpala ng napakayamang biyaya ng kapahayagan ng salita ng Diyos through ating po minamahal na Bishop Brother Eddie,
Tayo po ngayon ay darako sa pangalawang bahagi ng ating pagsamba, ang ating pong paghahandog ng ating mga ikapu. Babasahin ko lamang po ang sinasabi ng Malaki chapter 3 verse 10 in sa Tagalog po. Sabi po dito, hanggang verse 12, pero ngayon hinahamon ko kayo na subukin ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo nang buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko napapayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirahan ang inyong lupain. Ako, ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsabi nito. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Tunay nga po na kanina po binanggit po ni Bishop Brother Eddie yung about faith. Marami po tayong salita ng Diyos na narinig. At yung pong sinabi niyang uulan, manampalataya tayong uulan ng pagpapala. Ito pong Malaki chapter 3 verse 10, binanggit po dito yung word na ulan. Sabi po dito, kapag natuwa ang Diyos, kapag ang Diyos ay napangiti natin, ngayon pong umagang ito, magtatanim po tayo ng financial. Amen po ba? Ng financial na pagpapala para sa gawain ng Panginoon. Kung gusto po nating patuloy na umulan ng financial na pagpapala sa ating mga tahanan, sa ating mga negosyo, magbigay po tayo sa gawain ng Panginoon. Dahil 101% po na napakatapat ng Diyos sa kanya mga pangako. Sabi po niya dito, bibigyan ko kayo ng ulan ng pagpapala. Hindi ulan ng sumpa ang ibibigay ng Diyos kapag tayo nagkaloob sa kanya. Hindi rin po ulan ng sakit o ulan ng kahirapan, kundi ulan ng pagpapalang finansyal. Kaya ngayong umaga po, ihanda po natin ang ating mga handog sa Panginoon. Handog ng ating pasasalamat at pagsamba, sapagkat kailanman ang Diyos po natin hindi tayo pinabayaan. Kailanman ang Diyos natin hindi po tayo hinayaang maghirap. Dahil ang pangako ng Diyos kapag sinunod mo ang aking mga salita, kapag sinunod mo ang aking mga kautusan, ibibigay ko sa iyo ang masaganang pagpapala na wala kayong silid na sukat kalagyan. Kaya ngayong umaga po, huwag po tayong manghinayang. Kahit po sa ating mga viewers, sa ating live screen, nakikita nyo po ang ating mga bank account na nag-pa-plus sa ating mga screen. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga donation and pledges para po sa gawain ng Panginoon. At wala pong panghihinayang dahil lang Diyos po kailanman kapag nagpala, hindi po siya nanghihinayang. Kapag ang Diyos ay natuwa, hindi po siya manghihinayang na ibukas ang langit. Hindi siya mapipigilang ibukas ang langit para ibuhos sa inyo ang lahat ng pagpapala na kailangan po natin. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit habang hawak-hawak po natin ang ating mga handog sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mula po diyan sa langit, Panginoon, ang inyong mga mata ay nakatanaw at nakatingin sa daigdig na ito. Sa lugar ng ito ng New Prayer Garden, narito at nakatingin ang inyong mga mata. Kitang-kita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na ngayong umagang ito matapos kaming mapagpala ng inyong pong mga salita, nais po naming gawin ang aming part. Ang ibigay sa inyo ang aming mga ikapu at ang aming mga handog. Dahil alam po namin na sa pamamagitan nito, napakarami pang mga tao ang maaabot ng salita ng Diyos. Marami pa, Panginoong, mga gawain ang mabubuksan sa Panginoon sa pamamagitan ng mga handog ng inyong mga anak. Kaya ngayong umaga, Panginoon, patuloy mong tanggapin ang lahat ng aming pong mga handog. At alam po namin, O Diyos, kayo po ay natutuwa sapagkat sa lugar na ito, ng New Prayer Garden, napakarami po kayong mga anak na matatapat, na sumusunod at patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan po ng aming pagkakaloob.
Tanggapin mo ang lahat ng aming pong mga handog at nawa ito'y magamit pa ng ministeryo ng Jesus is Lord Church Worldwide para marami pa pong mga tao ang maabot ng salita ng Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ng Panginoon sa buhay po ng ating Elyon. Praise God. Tayong lahat po ay tumayo. Sino po ang napagpala sa ating kalagitnaan sa umagang ito?
Amen and amen. Praise the Lord. At ngayong umaga, nakita po natin talaga ang kahalagahan ng pag-ibig dahil ang pag-ibig po ay ina ng pananampalataya. At kami po, tayo pong lahat ay nananampalataya na binuhos ng Diyos ang pag-ibig niya sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Praise God. Sino po dito ang nakatanggap ng panibagong pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso? Sumigaw at sabihin, Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Napakasarap po talaga. At napakapalad po natin na sa umagang ito, tayo po ay nakasama po natin ang ating minamahal na Bishop Brother Eddie, ang ating father in faith, ating pananampalataya. At sa oras dito, tayo po ay dumako sa ating panghuling panalangin. Pero talagang di tayo makaget over. Amen po ba? Another clap offering to God as we sing the song. To God be the glory. To God be the glory. Give all honor, glory, praises, and thanksgiving for the things that you have done. Maraming salamat, Panginoon, O Diyos, sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa buhay ng inyong mga lingkod. Mula pa kanina, ginamit po ninyo upang ang panambahang ito, O Diyos, ay maging matagumpay sa buhay ng aming mga SOS, ng aming mga frontliners, ng aming mga gatekeepers, ng aming mga dancers, Lord, at maging ang mga mananalangin. At Lord, salamat po sa buhay ng inyong mga anak, dinako ninyo sa lugar na ito upang makasama ng inyong mga lingkod sa panambahan. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga anak ninyo na ngayon ay nanonood sa kanilang mga tahanan. At hindi lamang dito sa aming minamahal na bayan, maging Panginoon sa iba't ibang sulok ng daigdig. Naroon, O Diyos, ang mga anak ninyo. O Lord God, ang lahat ng GIL people. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong pagbuhos ng inyong pag-ibig higit sa lahat na, Lord, naranasan at tinanggap ng bawat isa po sa amin. Thank you for the baptism of love, O God. Thank you. Truly indeed, Lord, you have shed abroad in our hearts, God, that love which is given to us by the Holy Spirit. And we thank you, Lord. We thank you for baptizing us with the baptism of love, O God. Thank you, Lord. Thank you. And today, maraming salamat din sa buhay ng inyong lingkod na inyong ginamit sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa aming minamahal na Bishop Brother Eddie. Salamat, O Diyos, sa kanyang buhay simula nung siya'y tinawag ninyo hanggang sa kasalukuyan. Tapat, Panginoon, na tinugon ang inyong panawagan. Tapat na naglilingkod sa inyo. Tapat, O Diyos, sa mga bagay na inyong ipinagkatiwala sa kanya. Tapat, Panginoon, sa mga panahon ng pagsubok, sa panahon ng kagalakan, sa panahon, Panginoon, O Diyos, ng anumang kapighatian.
Maraming salamat, salamat, salamat. At hanggang sa inyong muling pagbabalik, ang mga mabubuting bagay na inyong sinimulan sa kanyang buhay. Lord God, you are willing and you are able also to complete everything, O Lord God, that you have begun in his life. The good things, Lord, that you have begun in him, you are going to complete it until the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, as you have blessed him, you will also bless all of his children and his grandchildren, from the youngest to the, yes, Lord, from the eldest to the youngest, Lord, mula sa buhay ni Mayor John, Panginoon, siya at ang kanyang buong sambahayan, sa buhay ni Senator Joel, siya at ang kanyang buong sambahayan, sa buhay po, Panginoon, ni Congressman, ni Vice Mayor Sherwin Tugna, siya at ang kanyang mga anak, o Diyos, ang mga anak nila ni Mayor Johnny. Panginoon, sa buhay ni Pastora Jovi, o Lord God, at ang kanyang pamilya, Panginoon, salamat po. Maging yung baby na yon na nasa kanyang sinapupunan. Salamat, Panginoon, sapagkat sila din po ay kasama, O Diyos, sa parada ng tagumpay, kasama ng kanilang daddy, kasama ng kanilang lolo. Lord, maraming salamat, salamat. Hanggang sa inyong muling pagbabalik, ay madadatnan ninyo ang pamilyang ito na naglilingkod sa inyo ng buong puso, buong ala, buong init, buong katapatan, Panginoon, O Diyos, na tulad ng binanggit ng aming minamahal na Brother Eddie kanina, O Diyos, punong-puno buhay na punong-puno ng katuwiran, punong-puno ng kabanalan, punong-puno ng katapatan sa iyo. Salamat, salamat. At maging sa oras na ito, Panginoon, salamat din sa mga anak ninyo na nananampalataya po kami sa pagbukas ng linggong ito. O Diyos, ang bawat isang JIL people worldwide, Lord, mararanasan muli ang inyong pagsama, ang inyong pagkalinga, ang inyong pagkupkup, ang inyong provision, Panginoon. O Diyos, mararanasan muli ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Mararanasan muli ang buhay na matagumpay, kasiyasiya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mararanasan muli namin, Panginoon, O Lord God, ang excitement, Panginoon, an expectancy that every day is a great day in God. Every day, Lord, na inyong nilikha sa buhay ng lahat ng JIL people worldwide ay araw ng pagtatagumpay. At the end of the day, O Diyos, ang bawat isa ay may mga patotoo na truly God has been so good to all of us. We thank you, Father. We thank you and we praise you. We bless you. At sa oras na ito, nananampalataya kaming haharap kami sa isang na namang linggo, Panginoon, na uuna ka na. You have gone before us, Lord. Salamat po. Maraming pong salamat. At ano nga pangabang aming dapat gawin, kundi ibalik sa inyo, O Diyos, ang aming mga pasasalamat, mga papuri pagdakila sa lahat ng bagay na inyong ginawa sa aming mga buhay, not only to us, Lord, but also to our church and even, God, to our families, not only to our immediate family members, but even, Lord, to our extended family, and not only to our family, but even to the nation of the Philippines. We thank you. We thank you, Lord. We praise you and we bless you. To thee, we give honor, glory, praises, and thanksgiving in the name, in the matchless name, in the conquering name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ. Jesus Christ.